So hey, what's up mga kote? It's me, Ate Marielle, at welcome sa Ako Do You Knows Where Learning is the Name of the Game. So kung bago ka pa lamang sa aming YouTube channel, lagi mo ng subscribe, like, and share button para mag-updated ka sa aming mga videos. So samahan natin si Super K sa panibagong araw at panibagong lesson na ating matututunan dito sa Ako Do You Knows. At ang bagong lesson natin for today is Chemical Weathering. So sa ating unang lesson, natalakay natin ang Mechanical Weathering or Disintegration. So, sa ating pinaka-last na part about weathering, ang chemical weathering, so pag-aaralan natin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng mechanical weathering sa chemical weathering. At ano nga ba ang chemical weathering at kung ano nga ba ang mga types nito at kung paano ito nangyayari. So, simulan na natin. Chemical weathering occurs when minerals and rocks react with other elements. So, kapag nangyayari ang chemical weathering, ang minerals ng ating mga bato ay nagre-react sa other elements na maaring makita sa ating kapaligiran. So, chemical weathering. So, ang there are different kinds of chemical weathering. So, tatlo siya. Carbonation, hydration, and oxidation. So, tandaan, different kinds of chemical weathering ay meron tayong tatlo. Carbonation, hydration, and oxidation. So next, when carbon dioxide combines with water, carbonic acid is formed. So ang carbon dioxide, pag kinombine kay water, nagkakaroon ng carbonic acid. Ang carbonic acid ay magre-react with feldspar and mica and rocks. It will also dissolve calcite and gypsum. So ang carbonic acid ay magre-react kasama si feldspar and mica sa mga bato. So ito, ang carbonic acid ay i-dissolve ang calcite and gypsum. So, number 2 is hydration. Hydration is the combination of water and minerals. So, hydration, combination of water and minerals. So, yon ang ating definition ng hydration. So, saan nga ba ng bakit or saan or ano nangyayari kapag nagkakaroon ng hydration? Hydration takes place when water combines with some elements is like potassium and feldspar. The rock then peels off and eventually change to clay. So, ang hydration ay nangyayari kapag ang water ay nakokombine or napapasama sa some elements na parang potassium and feldspar. So, ang mga batong to kapag na-peel off, ay ito ay magiging result. Ang magiging result niya, magiging isa siyang clay. So, ito, this natural bridge is believed to have formed from the action ground of water. So, kung mapapansin nyo, para talaga siyang bridge na naggagawa sa mga bato. So, ganun. Hindi siya gawa ng tao. So, siya isa siyang natural bridge na gawa or may gawa ay ang nature. So, yan. Na pinaniniwalaan siya na nabuo siya dahil sa action ground, the action of groundwater. So, oxidation is the combination of oxygen with other substances. So, oxidation naman ay combination of oxygen with other substances. So, kung kanina, ang hydration, combination of water and minerals, ang ating oxidation is combination of oxygen with other substances. So, from the word oxidation, meron tayong oxygen na involved. So, oxygen combines readily with minerals that contain iron oxide. Oxidation occurs more rapidly when water is present. Rusting is a form of oxidation. So, ang oxygen, kapag nag-combines readily with minerals that contain iron oxide, oxidation occurs more rapidly when water is present. So, ang pinaka-best example natin ng oxidation is rusting or in Tagalog, pangangalawang. So, yan. Ang rusting ay isang example or form ng oxidation. So, ang iron chains being eaten by rust. So, yan. Nangangalawang na yung iron natin kung dati siyang med makinis, bagong-bago, and sobrang ganda pa niya. So, pagkatapos ng oxidation, pag nag-occur ng oxidation or nagkakaroon ng pangangalawang, so, yan. Yan ang mangyayari sa iron natin kapag na-eaten na ng mga kalawang or nagkaroon siya ng form of oxidation. Soil is the loose material found on Earth's surface. As stated earlier, the four ingredients in soil are weathered minerals, organic minerals, water, and air. So, kung naalala nyo yung lesson natin about mechanical weathering or disintegration, nabanggit natin yung four ingredients of soil, ang weathered minerals, organic minerals, water, and air. So, yan. The most common minerals found in soil are quartz, feldspar, and calcite.
So, madalas nating makikita ang mga minerals na ito sa mga soil. So, quartz, itong isang ito, feldspar, and calcite. Mostly, makikita natin siya sa mga soil. These are broken down neither by water and air. So, nagkakaroon ng feldspar, quartz, and calcite pag nagkakaroon ng broken down neither by water and air, kung alin man doon sa dalawa. Organic materials are formed from decayed plants and animals. The two primary agents that cause decay are bacteria and fungi. So, ang primary agents na nagko-cause ng decay are parang pag-decay ng mga plants and animals ay bacteria and fungi. These organic materials make up the dark-colored part of the soil called humus. So, ang mga organic materials na ito ay nagme-make up the dark-colored part of the soil called humus, at ang ating two primary agent that cause decay are bacteria and fungi. And ang ating organic materials ay nabubuo sa ating mga decayed plants and animals, or yung mga namamatay na plants and animals, or yung parang nabubulok or naagnas na. Parang ganon. So, this huge rock is being weathered by strong winds. So, yan. Sa inyo na itsura niya. Yung sobrang laki ng mga bato. So, water and air speed up weathering. They help in breaking down rocks and minerals into smaller pieces. The spaces, so may bago tayong typo, the spaces between soil particles are filled with air. Air makes the soil porous. So, water and air speed up weathering. So, pag sinabi nating water and air, nasi-speed up niya yung weathering. So, they help in breaking down rocks and minerals into smaller particles. So, ito, balikan natin. Magkaroon tayo ng konting review. So, chemical weathering occurs when minerals in rocks react with water and with other elements. So, chemical weathering occurs when minerals in rocks react with other elements. So, meron tayong 3 kinds of chemical weathering: carbonation, hydration, and oxidation. So, ang carbonic acid, when carbon dioxide combines with water, so ang carbonic acid will react with feldspar and mica in rocks. It will also dissolve calcite and gypsum. So, sa hydration, combination of water and minerals. Sa oxidation, combination of oxygen with other substances. And meron tayong 4 na ingredients: ang ating soil, weathered minerals, organic materials, water, and air. So, ang minerals found in soil are quartz, feldspar, and calcite. Ito yung pinaka-most common na mga minerals na maaari nating makita sa ating mga soil: feldspar, quartz, and calcite. So, organic materials are formed from decayed plants and animals, at ang ating primary agents sa pag-decay ng plants and animals ay ang bacteria and fungi. So, these organic materials make up the dark-colored part of the soil called humus. So, water and air speed up weathering. So, yon ang ating lesson about chemical weathering. So, thank you for listening. Have a great day. Stay safe and God bless. So, kung nagustuhan nyo ang lesson nito, click the thumbs up button and feel free to comment kung ano pang maaari naming maging better na presentations, and mga pwede pang mag-suggest kayo ng mga lessons na maaari naming ituro dito sa Quadrinoso. So, see you on next video. Bye-bye!